Asan yung script? Wala nang script daw eh. On the spot? Oo. Oh. O, ang dahil mo pwedeng matake? So, ako wala. O, di ba? Huwag na. Ayoko. Amos gano'n? Paano? Pwede naman po. Tayo mga... Nagsahin na pa ko dito sa podcast ato kahit anong pag-usapan. Pero natin. Hindi naman kasi sinabi yung ano. Di ba like, usually sa Vibers na said yung topics eh kung wala, huwag na po natin i-push. Di ba kasi mapapahiya lang ako kung hindi ako ready tsaka hindi ko alam yung topic na... Wala ka namang sinabi sa akin ganun, te. Sana, ikaw nag-decide, ba't di mo naman sinabi sa akin? Sorry po. Hindi ko talaga kaya. Guys, sana okay kayo. Ako okay naman ako. And paalis po tayo ngayon kasi papunta tayo sa shoot ng podcast namin ni Papa Jackson. By the way, mahahanap niyo po kami sa Spotify. I-search niyo lang Carjack Arrest. So magsushoot kami today ng another episode and may balak akong gawin sa kanya. It's been a long time na rin naman since huli ko siya na-prank. So ngayon, ipa-prank natin siya. But mahirap kasi siyang i-prank. So mahahalata niya kapag magpa-prank ako. So ang ginawa ko, magiging reverse prank ito. So ang akala niya, magkakasabot sila ni Miss Janet, ni Almira at saka ng mga kasama namin sa podcast na ako ay i-prank. Pero ang hindi niya alam, reverse prank pala. So, siya pala ang mapaprank at hindi ako. So, kala mo dyan, Papa Jackson na. Pero eto na nga, paalis na po tayo in a bit. At bago ko umalis, tinatapos ko muna yung ginagawa kong game. Ayan siya guys, naglalaro ako ngayon ng Genshin Impact. Tinuro lang sa akin to ni David dahil siya talaga yung mahilig mag-games. Tapos naaliw lang ako kasi feeling ko nasa magical world ako kapag naglalaro ako. At saka parang naglalakbay ako sa ibang dimension. And by the way, mahilig ka ba sa magical fantasy world? O kaya sa role-playing game? Sa adventure? How about Genshin Impact? Nalaro mo na ba to? Guys, isa itong open world playing game kung saan pwede kang mag-explore sa napakalaking mundo ng Teyvat na may 7 iba't ibang regions na may iba't ibang cultures na may 7 uri ng elements. Meron din itong engaging storyline habang nag-explore ka at kung may gusto kang kasama habang naglalaro, nako, don't worry dahil meron itong co-op mode kung saan pwede kang maki-team up sa mga kaibigan mo, katrabaho o kahit sa kapitbahay mo. So, malalaro mo to in 4 platforms. PlayStation 4, PlayStation 5 at meron din sa iOS kaya nga nalalaro ko siya. Tsaka sa Android meron din at syempre sa PC nyo. At sa bagong update ng Genshin Impact version 4.1 to the stars shining in the depths ay may bagong character na ilalabas at ito ay si Nuvelette. Isa siyang Hydro Element at isang 5-star, ang Udex ng Fontaine at leader ng Marichuse Phantom. Gusto ko talaga yung itsura niya kasi elegant and walking so stately. Para siyang real judge with his cane, a symbol of absolute justice. And despite his elegance and nobility, powerful din siya. Tingnan niyo yung attacks na to, the way he controls the flow of the water, transforming it in different shapes and forms, nakaka-impress talaga. At sa palagay ko, magugustuhan ko talaga tong character na to kasi his cold gaze giving an intimidating aura and how resolute he is as a symbol of justice. At sa game naman, gusto ko yung charge attack niya that can give much more damage sa kalaban with proper use of his passive. Plus, versatile din siya ha. At yung elemental burst niya, which not only brings you AoE damage, but it also drops source water droplet na napaka-efficient, then follow it with a charge attack. Good character talaga siya. At hindi lang yan ha. Meron ding newly released areas, the Lifey Region and Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering Region. Pwede ka rin mag-participate sa events like Waterbone Poetry, Radiant Harvest at marami pa. Pwede ka rin magkaroon ng new artifacts and powerful weapon na makakatulong matalo yung new bosses Millennial Pearl Seahorse and Experimental Field Generator. The new update has even more to uncover. So ano pang hinihintay mo? Mag-download ka na ng Genshin Impact. Nandito po yung link sa description or eto po yung QR code na pwede mong iscan. At dahil ito po ang Genshin Impact Anniversary Version, log in to get 10 times free pulls at the Bathing and Flowing Moonlight event. And this will give you 1,600 Primo Gems in your in-game email. Kaya download na! Hello, Mate! Ayan, so may kailangan hihina at your bosses. So, nandito po kami ngayon sa creative din. Meron pong shoot ang Carjack Arrest. Podcast. Yes, podcast. At abangan nyo dahil topic kami last time. Kasama ko si Miss Janet and the team. At ang kagandahan po nito ay hindi po podcast ng content na to. Tayo po ay magpa-prank. Ayan, kasama si Miss Janet. Oo. Ang prank po natin ay actually magulo po. Sumunod lang po ako sa mga ano, kutob-kutob niya. Ang gagawin daw po, at hinila ko lang po si Miss Janet. Ang gagawin namin ni Miss Janet ay pipikunin lang natin si Kara.
Yes, kasi ayaw po ni Kara ng mga topic na maubos yung brain cells. So, kumari, ang topic natin is yung mahirap pero magandang topic sa amin is about pura luka. Which is ayaw ni Kara, kasi ayaw niya talaga. So, papalabasin lang natin ni si Janet na yun yung topic hanggang sa mapikon siya. Ngayon, pag napikon na siya, mag-walk out daw siya. So, papakabahin lang daw si PJ na galit na siya. Pero ang totoo, prank back. So, yun lang po talaga yun. Yes. So, hindi si Kara ipaprank, kundi si PJ. So, hindi ko po alam kung paano ito matatawid. Pero for sure, matatawid natin ito ng kung ano. Janet, hindi mo gano'n, ha? Dapat gano'n po. Dapat po yung mga kasama namin dito, taga-gatong po sila. Ang last po ng prank namin, dami-daming camera. Pakita nga natin sa mga camera. Yan. Ay, nakakakaba. Dahil matagal na po ako hindi nagpaprank. Dahil naging mabuting tao na po ako. Pero ito na naman po tayo. Mapapahamak. So, let's do this. Si Janet, doon yan po, ha? All right, welcome back sa panibagong episode naman ng Cardiac Arrest. I'm Papa Jackson. At ako naman si Gandang Kara. Kung saan lahat ng usapan ay chill lang. Yes, at walang away. Wala pa so far. Hopefully. So ayun na nga, anong topic natin for today? Topic na malapit sa puso ko. Kasi nasa riders community ako. So nag-trending ito a couple of weeks back. Mm-hmm. Hindi ko alam kung... ganun siya ka-relevant ngayon. Pero maganda kasi yung pag-usapan natin. Sige, change topic tayo. Para number one pa lang, gusto mo pag-usapan yung pura luma. Imagine ka yun. Ngayon na? Oo. Kahit wala nang script, ayaw mo doon, di ba? Hindi masyado. Para ano pa rin. Pasok. Oo, pasok. Kasi gusto mo yun, di ba? Oo, kasi okay. So okay lang. Okay lang. Anything kasi ako. Kahit wala nang ano, kahit kaya mo. Okay lang. Alam ko yung premise. Agad. Okay. Wala naman sa script eh. Di ba? Ano ba? Ilan ba yung topic? Hindi ma, pero mag-i-raise ko para maganda yung pura luma. Para medyo may challenge ng yung topic. Okay. Hindi ko kaya yung topic na yun, di ba? Kaya mo yan? Ikaw lang may gusto ng topic na yun eh. Pura luka eh. Anong pag-uusapan natin? Ang dami ng topic na hindi ko gusto eh. Wala akong sinabi. Hindi, anong pag-uusapan natin? Lang. Kung wala kang masabi, di wala kang masabi. Kaya podcast, magiging honest ka lang eh. Wala kang masabi, di wala kang masabi. Kung meron, di meron. O, anong sasabihin ko sa pura luka? Sige nga. Mag-usap mo na tayo. Like what? Ano bang premise natin doon? Hindi, ikaw lang yung may alam noon eh. O, yung nag-costume siya, di ba? Oo. Tapos, wala ano nang sasabihin ko? Wala kang position doon? Eh... Di ikaw na lang mag-ano nun. Hindi, pwede naman tayo mag-puraloka o puraloka vega or ito eh. Kaya naman kasi, ako. Kasi hindi ko lang kasi sumusunod tayo sa ano. Kahit ano. Inapurubahan ni Miss Janet eh. Kaya bahala. Hindi ko naman nakita yung Survivor eh. Ah, hindi. Yung naman nag-us. Siyempre, ito yung producer eh. Binasa mo ba yun? PJ. Ha? Binasa mo ba yun? Kahit naman hindi eh. Gusto pag-usap ni World War II, okay lang din ako eh. O sige, di sige. Puraloka, okay. Okay. O anong sasab... Asan yung script? Wala nang script daw eh. On the spot? Oo. O di ko mag-intro? Sige. So, anong take mo? Introhan natin. Okay. Ayos yung naman, huwag mo naman ang take mo. Sayang naman yung ano. Okay, sige. Tapos sa practice, sa buhay naman. Okay, sige, introhan mo. Ano muna ng... Ano, alin muna doon? Yung ginawa niya, yung pagkaka... personal ng grata niya, o yung pinanggagalingan ng fake niya, kaya niya ginawa yun. Yung family niya, wanting anong money. Anong pwede namin i-start kung needing, wala namang... Needing, ang dami niya facet, needing help kasi dinidibanda sila, or yung position siguro yung niya. Una muna, yung pinagsimula ng lahat na nag-costume siya. Napag-usapan na ng lahat yun. Ayun na nga eh. Ayoko nun kasi... Hindi ako ready. Hindi, nakakaya. Nandito sila, Miss Janet, sa RTL may topic. Hindi nga ako ready doon. Eh, umag-agree naman yung partner mo. Umag-agree din siya. Siya na lang mag-ano. Ikaw na lang doon. Kasi hindi ko talaga... Hindi ko talaga kaya yun. Okay. Pwede namang ano, si Pagdami mo. Topic. Tapos pag may input ka, tsaka ka na lang. Kasi like, very good. Eh, kasi yun lang naman pwede kong sabihin doon eh, na hindi maganda dahil syempre, di ba? Hindi magandang ginagawang joke yung ganun. So, yun lang pwede kong sabihin. Eh, ikaw, syempre, marami kang ibang sanga-sanga na pwedeng sabihin, di ba? May mga sinasabi ka pang kiyapo, o. Di ba? Kiyapo?
Isa kaya po, sabi mo, bakit yung mga manghuhula dun? So, ang dami mong pwedeng matik. So, ako wala. Okay. O, di wag. Wag na siya. Ayoko. Amos dyan, paano yun? Pwede naman po tayo mga pa-on-on. Hindi, tapos ikaw, anong ano, take mo? Kasi ikaw talaga kaya. Kahit ano, okay ako. Kahit ano. Nung nagsahin na pa ko dito sa podcast na to, kahit anong pag-usapan. Pero hindi naman kasi sinabi yung ano. Diba like, usually sa Viber sinasend yung topics, eh kung wala, wag na po natin i-push. Diba kasi mapapahiya lang ako kung hindi ako ready tsaka hindi ko alam yung topic na amin. Okay. Habang relevant pa siya. So, parang hindi na siya relevant pa ba? May kaso na yun, so hindi na pwedeng pag-usapan, diba? Hindi ko talaga kaya. Okay. Sorry po. Hindi ko talaga kaya. Wag na yun. Next time na lang yun kung i-ano para medyo ready. Kasi, sobrang uncomfortable naman ng ano. Diba? Wag na lang yun. Yung mga topic na lang. Kaya, Miss Janet, kung ano. Dapat pala, di na nag-scriptwriter, di na nag-producer, di na nag-tech deck. Kasi di na lang kayo susunod, so dapat punta na lang kayo dito, tapos kung ano yung topic nyo, yun lang. Sayang kasi kailangan pag-usapan yung mga relevant or ano. Kasi tingin mo lahat ng mahirap na topic pag di mo kaya, hindi pupush, di ba? Kasi ano eh, yan, dapat ang babae ng writer. Eh di ba dati naman ano, napag-usapan naman yung kulay pa. Napag-usapan lang pero hindi nyo naman sinabi na yun talaga yung aanohin. Wala ka naman sinabi sa akin ganun, T. Hindi, si DJ nag-decide. Ikaw nag-decide? Ba't di mo naman sinabi sa akin? Alap lang lang, joke lang. Start na mag-tipping na tayo. Pinapalang ka lang namin. Charot lang! Charot lang! Pinapa ka palang kita sa buran mo. So, akala mo talaga ako yung na-prank? Actually... Ikaw yung pinaprank namin. Ano na? Pinaiyak mo! It's a prank! Ano naman kasabot niya? Lagi kayo! Ako na yung pati si Miss Janet! Miss Janet! Game! Okay! So may panahon kayo mag-prank sa akin? Oh! Hello! Hindi ko na siya! Prank lang yun! May panahon kayo mag-prank? Hello? Uy! Okay. Gabi ka naman yung pinag- Ay! Malalabas ako dyan! Prank ka lang eh! Parang di nagkukontenta! Okay! Sige! Okay na yan, sige na, mag-start na lang tayo. Ano kayo mag-prank sa akin tapos? Ba't ka galit? Prank ka lang. Ano ba ibig sabihin ng prank? Joke? Nairito lang ako kasi kaya niyo mag-concept. Sige na, we've started this in a bad day. Una-una, si Dex late. We've canceled this twice already. Tapos pag-umis tayo ng panibagong topic, nagpa-prank kayo. Diba? KJ mo, alas prank nga lang eh. Content kasi para sa promotion na ano natin. Sa mga panahon, ano, sayang, etong prank niya na to, isang topic na nagawa natin. Tapos pasensya ka na si Miss Janet kasi nagsabi. Ayaw ko lang si Miss Janet talaga pinaprank natin. Sorry, Miss Jan, ang swabi naman ni Papa Jack.
malay-malay, napasagot siya, opo, alas 5 po. Hindi niya alam kung kasama siya. So, iba po talaga ang tandem pagkasama si Papa Jackson at Kara sa prank. Ito Miss Janet, kinabahan ka? Kinabahan ka. Miss Janet, last minute, kinabahan ka ng kakamu. Pinulungan ko agad siya. Ayun ang camera. Explain ko sa vlog kasi ganito yun. Kasi ang totoo, dapat talaga si Papa Jackson naman talaga ipaprank. Eh kaso kanina eto, sabi niya mainit ang ulo te, hindi yata right time na iprank siya, nakakatakot. So last minute sabi ko, shucks, hindi pwede hindi matuloy yung prank. So si Miss Janet ang ipaprank. Oo, hindi, ang totoo talaga, ang pagmamahal ko kasi ngayon ay PJ Angat. So sabi ko sa kanya, kaya huwag natin siya iprank pa. Mainit yung ulo niya, kung mayayari, dahil ako nakipagkuntsabahan. Pero successful! Prank. Ang dami. Pasa-pasa na po. So, ayan. Hanapin niyo po kami sa Spotify. Saan ba ako titingin? Kahit saan. Hanapin niyo po kami sa Spotify. Cardiac arrest. Okay? Hindi yun prank. Bye-bye! Totoo na to. Magte-take na kami.